Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Yung kasing langis na yun na binigay sa akin ng kumari ko yun. Hindi ko naman ginamit yun. Ang ginawa ko ngayon, tinapon ko. Yung nararamdaman niya sa baba. Kung ano meron sa baba, yun yung meron sa taas. Lahat kami nakaka-experience. So sabi ko, better na patingnan natin sa mga experts para kumbaga sa sakit, magamot siya. Hindi ko mabuti ako dito sa kwartong to. Ayoko dito. Pag pumasok ako dun sa aming banyo, talagang nagpaparamdam siya na kinikilabutan ako. Ang lakas na lang dito sa CR. Sobra. Malaki. Mag-arap. Isang bahay na hindi mo pag-iisipang nagtatago ng makapanindig balahibong lihim. Pinaninirahan hindi lamang ng mga tao, kundi pati na rin daw ng mga espiritu. Kung titingnan niyo ang tahanan na ito, tila wala siyang pinagkaiba sa mga bahay na katabi rin niya. Pero pagkagat ng dilim, nagkakaroon daw ng mga kakaibang kaganapan sa loob nito at naglalabasan ng mga di matahimik na multo. Ako si Ryan Eigenman. Buksan mga mata. Talasan ang pandinig. Palawakin ang isip. Dahil ang mundo ay nababalot ng misteryo. Iban sa mga kuweba, ilog at bundok na madalas sa amin pinupuntahan para sa misteryo, lahat ng lugar na dinadalaw namin na pinaniniwala ang haunted ay tila mga abandonadong gusali na. Ngayon lang kami napadpad sa bahay na kung saan ang mga tao at espiritu ay parehong naninirahan sa ilalim ng iisang bubong. Isang taga-subaybay ng aming programa ang nakipag-ugnayan sa amin para magpatulong imbisigahan ang sa di umano'y kababalaghan sa kanilang bahay sa Bulacan. Agad nagtungo ang mystery team upang tingnan kung ano nga ba ang mayroon sa sinasabi ng caller na haunted house. Hindi tulad ng mga nakikitang haunted house sa mga pelikula na animo'y nalimutan na ng panahon. Waring bagong-bago pa ang bahay na aming dinatnan. Walang makikitang bakas ng katatakutan dito, maliban na lamang sa pag-aalala sa mukha ng mga may-ari ng bahay. Sa pakiusap ng pamilya, itinago namin ang kanilang tunay na pangalan. Si Sylvia, anak ng may-ari, ang tumawag sa misteryo. Siya rin ang tumanggap sa amin. Kasi itong exact bahay, nung hindi pa siya renovated, sabi ko nga mga around 28 years na kami. Pero nung inayos na namin siya, siguro mga around 5 to 6 years. Pero yung mga nakanararamdaman namin ngayon na medyo extraordinary, siguro around 3 years lang. Ikinumento niya kung bakit nag-desisyon siyang tumawag sa amin. Ganun lang, kasi nga lately na nga lang nangyari yan, na parang sunod-sunod naman. Tapos lahat kami nakaka-experience. So sabi ko, better na patingnan natin sa mga experts para kumbaga sa sakit, magamot siya. Kung tutuusin, di naman daw sila nagkulang sa pag-aalaga sa bahay. Ano nagpagawa kami ng tatlong sunod-sunod na bahay, every time papabless kami, kasama itong binibless. So almost 4 times itong nabless. Kapansin-pansin, bawat silid at sulok ay may altar kung saan nakalagak ang mga santong nagsisilbing bantay ng bahay. At sa kabila nito, patuloy pa rin umano ang pagbubulabog ng mga espiritong hindi nila malaman ang pinagmulan. May haka-haka si Aling Nieves, ang ilaw ng tahanang ito, kung paano nagsimula ang mga pagpaparamdam sa kanyang bahay. Eh, hindi ko alam kung yung bote na bigay nga sa akin doon nagsimula yon, dahil itinapong ko. Magmula noon, nakakaramdam na ako doon sa banyo ng yung tumatayo balahibo ko. Yung kasing langis na yun anak, binigay sa akin ng kumari ko yun. Kasi nga may depresya ako sa likod. Hindi ko naman ginamit yun. Ang ginawa ko ngayon, tinapong ko. Pagkatapong ko noon, merong tumapong konti din sa baba. Mula nang itapon ni Aling Nieves ang nasabing langis, nagsimula na rin umano ang pagdalaw ng mga espiritu. Kasi doon sa pinagtapunan kong yun, kada tatapak ako doon, nararamdaman kong parang may tao siya ba na hindi ko naman nakikita. Ang langis na sana'y magdadala ng luna sa likod ni Aling Nieves, waring nagdulot naman ng mas mabigat na alalahanin.
Gaya ng sa ibang tahanan, sisikat at lulubog ang araw sa bahay ni Aling Nieves. Pero pagkagat ng dilim, maging ang mga kapitbahay ay saksi sa misteryong meron dito. Yung aming kasing katapat na bahay, sabi sa akin, isang araw laging nakakikita ng mahabang buhok na nakatayo doon sa bintana. Isang bagay na katakataka dahil wala naman pirming nakatira sa bahay na ito. Eh kasi nga kami may pwesto sa baklaran kaya kami bihirang umuwi. May espiritong waring nagagambala at nagpaparamdam daw sa tuwing sasapit ang takipsilim. Halos 4 na taon nang katiwala sa bahay ni na Aling Nieves si Manang Exal. Kwento niya, mula raw nang tumapak siya rito, tila nagparamdam na raw ang mga espiritu sa kanya. Nung primero ko nga pagpunta dito, nakita ko naglalakad yan, pintuan, pero paalang. Basta umaakyat lang siya. Dahil bihira namang umuwi ang may-ari, kadalasan siya lang daw ang taong bahay. Pag nagwawalis ako naman, nagagalit ako kay araw-araw binawalisan. Bakit ang daming buhok na mahahaba? Hindi ko mambihira. O hindi na uubos yung buhok na mahaba. Sabi ko mambihira naman kayo, maawa naman kayo sa akin. Bukod dito. Manang, mayroon kayong alaga dyan. Sabi ko, ang ano-ana? Ano? Dibunyo? Ha? Sabi ko, demonya? Sabi ko, bakit? Naku, yung screen na yan dyan, di ba kay parati ko binubuksan yan? Pagtingin ko kanina, akala ko si Canardo. Nung palapit na sa bintana, demonyo. Ayon kay Sylvia, ang anak na may-ari, mga 3 beses sa 1 taon lang daw sila kung umuwi sila sa bahay na yon sa Bulacan. Pero na minsan umuwi sila ng kanyang asawa, tila pinaglaruan daw sila ng mga espiritu sa sarili nilang kwarto. Siguro mga around 1 a.m. Pusang namatay yung aircon. Tapos siguro mga about 1:45. Sabi namin, iba na to. Bumaba na kami talaga. Mula noon ay hindi na ulit natulog si Sylvia sa sariling silid. Nang bumalik silang mag-asawa, sa master's bedroom na sila nagpalipas ng gabi. Nandun naman kami natulog. Actually, nung paghiga pa lang ng husband ko, sabi niya may bumato daw sa kanya. Same time, mga around 1 a.m., ang nangyari naman, dun sa CR, narinig namin yung tabo. Kinakalampag niya talaga dun sa pinakalababo. So sabi ko, naririnig mo ba? Ang sabi niya, oo. Tapos tiningnan ko yung, since yung mirror, katapat siya ng door. Tiningnan ko yung door kung nakasara. Eh, nakita naman namin nakasara. Tapos maya-maya, ang nangyari naman, siguro mga around 2 a.m. na din yun, parang may binating-ting siya na bakal doon sa toilet bowl. So sabi ko, iba na naman to. Maging ang kasambahay ni na Sylvia na si Sita ay may naranasan din kababalaghan nang minsan linisan niya ang banyo. Ngayon nung naglilinis akong ganyan na parang nalangkabad na may pumigil sa binti ko. Kasi parang malamig na pumigil sa binti ko, kaya yung labas ko na yon, napaupo na lang ako doon sa may pinto. Para na akong naglalam, ba't gano'n din naramdaman ko? Ito rin ang banyo kung saan animoy may naliligo raw kahit wala naman tao.
isang tao ang may-ari ng bahay na si Aling Nieves. Kaya sa kabila ng mga naririnig niyang kwento, hindi raw siya naniniwala. Pero nagbago ang lahat nang minsang matulog siya sa master's bedroom. Bumangon ako nung makita ko yung salamin. Sa formero, maliit-maliit na parang itim na tela na maitim na pumapagaspas yung hangin. Lumalaki yun na parang tao, pero wala namang ulo. Waring nagbumula raw sa banyo ang espiritong nais kumawala sa salamin. Yung pag pumasok ako doon sa aming banyo, kinikilabutan ako na mula ulo hanggang paa. Yung kilabot ko, hindi ko naman siya nakikita. Sa tahanang ito, kakaibang kilabot na ang aking naramdaman. Lalo pa ngayon, ako na lamang mag-isa ang naglilibot sa buong kabahayan. Tanging mga imahe lang ang mga santo, mga piping saksi sa mga maaaring maganap. Dito raw madalas may nagpaparamdam na nagpapakita. Naglilinis yung mga kasambahay dito. Maririnig na lang nilang gagana yung shower. Pagkakalampagan yung mga tabo, tapos ginugulo daw yung toilet. This room is the master's. Tapos ito yung salamin na pinatanggal nila dati. Kasi raw may reflection nung ano, itim na something na nakikita kumula sa kama. Habang paakyat ako sa second floor, may naramdaman akong tila may dumaan sa aking paanan. Okay. Parang may nakita akong dumaan dito. Oh, nakilibutan ako. Paakyat ako ng hagdanan, biglang may nakita ako sa peripheral vision ko na parang may dumaan na something na puti sa may paanan ko. Ngunit lakas loob ko pa rin pinagpatuloy ang aking pag-akyat sa itaas. Pangingilabot ang nangingibabaw ng pakiramdam sa itaas. Kilabot na waring may nakamasid sa bawat paglakad ko sa buong bahay. Oh, grabe. Kinikilabutan na talaga ako niyo ng bibiro. Itindi ko mga balayibo ko. Patay yung lato. Itong kwartong to, daw, never tinulugan ang kwartong to. Kwarto daw to ng kapatid yung lalaki. Tinulugan ni isang beses kasi raw may mga aninong makikita kung magkapanggapan kung saan. Dito raw banda sa corner na to, may shadows na tumadaan. Sa aking muling pagbaba sa sala, sinilip kong muli ang master's bedroom. Sinarado ko ba itong pintong to? Sinarado ko. Alam ko nung pumasok ako pag dito sa kwarto, nakasarado siya. Pinuksan ko. Ay, hindi ko maalala kung sinarado ko kanina bago ako lumabas. So, dito pa rin ako ngayon sa master's bedroom. Nung unang pasok ko dito, mas nakakakilabot kesa sa ngayon. Parang laging may sunod sa likod ko.
Yan yung pakiramdam ko. Hindi mabigat eh. Pero parang may nakamasid sa likod ko palagi. Kinikilabutan ako na kang hiniisip ko lang. Yan ang nasa likod ko. Kama. Bintana. Lana. Ako lang. Pero kinikilabutan ako dito sa kwartong to. Ayoko dito. Tapos kung libutin mag-isang buong kabahayan, ngayon naman ay pagkakataon na ng ating celebrity guest na si Pretty Tricia at ang paranormal expert na si Jay na inspeksyonin ang buong bahay. Magkatugma-tugma kaya kami ng nararamdaman? Pasok yung kwarto na kung saan may nararamdaman si nanay. Mag-stay ako for some time at susubukan ko kausapin lalong-lalo na sa banyo yung something na bumabagabag kay nanay. Hi po. Ito yung ano... Kinakabahan ako eh. Kasi nung sabi ko, hi, hi po. Biglang, oo. Ano, oo? Biglang, ano? Oo, lalo na sa tapat ng ano. Ang panghi eh. Amoy mapanghi, mapanghi siya. Mag-investigate tayo. Hi! Ang daming santo. Father, Son, Holy Spirit. Hi po! Nandito ako ngayon sa CR. Pero, ayoko pasukin. Ito dito siya naka... Ay, ang lakas ng ano dito sa CR. Sobra. Ay, ayoko na. Dahil sa takot, biglang lumabas si Tricia sa kwarto at lumapit sa aming team. Dalit eh! Hindi, ayoko na. Kaya sa CR talaga siya. Ano nga naman meron sa CR? Ang lakas. Ang lakas sa CR nung sa ano, sa kama. Nakaupo ako sa kama dahil takara pa nga po. Yung battery ay yung ang dami kong na ano. Ang dami kong napindot dito. Akala ko ito, pinanong ko. Yung pala ko pala yun. Tapos di ko lang papas. Tapos, amoy nakakaamoy akong ibang amoy. Ano? Iba eh. Di ba? May tumulog sa loob. Ano naman yung nangyari? Ay, tinan mo yung kandila. Di ba? Nalinig mo? May tumulog. Wait, tinan mo yung kandila doon, boy. Tingnan mo nga. May yung kandila. Saan ka, Pesa? Doon. Saan? Imposible na mo malaglag yung kandila. Ay, no? May tumulog sa loob. Kasama si Pretty Tricia, sinilip ng aming crew ang kwarto at tinuro ni Tricia kung saan siya may naramdaman. Totoo. Bakit mo nasabing sa banyo ang karanas? Eh, kasi nagsaya ko dito eh. Sa dito mayroon. Unang namatay yung ano ko. Biglang ano, nag-zoom back, ganun. Gusto kong pasukin yung banyo. Pero pagpasok pa lang na ba? Kanina nga, pinasok ko to, di ba? Ganyan-ganyan ko. Pero nung pinasok, nung ngayon ha, nung ako na lang mag-isa, magpaparamdam siya sa akin eh. Oh, pero natatakot na lang ako. O, lumabas na ako. Dito sa banyo eh. Doon na, ang lakas talaga ng ano ko. Di ba, lumabas na yung pagkalalaki ko. At para hindi na muli manggambala ang espiritong nagpaparamdam, naghanda ang kasama naming paranormal expert ng tinatawag na paglilinis o cleansing ng bahay. Una munang isinagawa ang pagwawalis. That's house cleansing and that's one of the basic occultism practice. Ang main purpose niya is para linisin sa impurities ng lugar. So, syempre, may mga impressions and impurities ng lugar. Pagkatapos ay pinausukan ng insenso ang buong kabahayan para daw mataboy ang mga di kanais-nais sa elemento o espiritu. Kasunod, ang pagbasbas ng tubig na may asin. Ang mga Chinese naniniwala sila na kapag ang hangin sa kang apoy ay nagsama, malaki yung maitutulong niya para makapag-drive away ng evil spirits. Kaya meron silang fireworks, di ba? So, para sa loob ng bahay, meron silang insenso. Protection naman siya. So, ang element ng water and earth is more on protection. Matapos isagawa ang lahat ng proseso, gamit din ng isang salamin at kandila, kinailangan namang isara o isila ang salaming sinasabing open portal para sa mga espiritu.
At pagkatapos dasalan ang harap ng salamin, ang mismong salamin na ginamit para maisara ang portal ay binasag para mapalaya ang anumang espiritong nalipat dito. Nimundo rin sila na pilit na pumapasok sa mundo natin at tayo naman, yung mundo natin, tayo, pilit natin iintindi. Pero hindi eh. Kaya nga may mga pag-aaral, investigasyon tungkol dyan kasi nga, hindi natin ma-explain. Pero nakikita natin, pero nararamdaman natin. Mahalaga para sa atin ang maging tahimik, ligtas at matiwasay ang ating mga tahanan. Pero makakamit lang natin ito kung meron pag-unawa, respeto at pagpapahalaga sa isa't isa ang mga nakatira sa bahay. May mga bagay at kaganapan na sadyang hindi may paliwanag. Pero hindi naman ibig sabihin na basta na lang tayong maniniwala sa mga haka-haka o kwento. Dapat mo itong patunayan sa sarili mo. Ako si Ryan Eigenman. Buksan ang mga mata, talasan ang pandinig, palawakin ang isip. Dahil ang mundo ay nababalot ng misteryo.